hydroponics. They said we'll never make it. Laughed at the dreams we chasing. Patiently waiting for a stumble. Just one stumble. For us to fail, they praying. These suckers know they hating. Hoping all night and day we stumble. Just one stumble. Check it out, man. Let some of buttons. We'll get to cuts in the mouth. Ain't that something? I'm throwing it down with a gibberish now. Sipping in the gap beats so sudden. On the street, it's real. Most scared to be like, oh yeah, we've been through jail. Conscience concealed. Seems like you ain't gangster unless you're thug or pill. That's just my life and drama. Everything that I do, so promise. That when I patronize you, but I'm nice, rhymes beautiful and classic. Yes, sir, honest. I'm a words assassin. This man, now listen up. After this, you saw the jam. So fabulous, bitch, ridiculous. Gift that lyricist was after this. You know I never faked it. Never be the man to mess with. Everybody better get checks. Ain't he sick with it? But it's a negative when they test it. Don't trip, never stumble. Pause. Hey, Mercedo, how are you doing, man? Okay. Kamusta, kamusta? Kamusta, kamusta ka ngayon dyan sa San Diego? Okay naman po. Okay naman po dito sa San Diego. Ikwento mo nga sa amin kung paano ka nagsimula sa boxing? Maliit pa po ako. Tinitraining na po ako ng tatay ko. Pero hindi boxing, kickboxing, Muay Thai. Mm-hmm. O, tapos lumalaban ako ng tournament, yung gano'n. Mm-hmm. Competition, Muay Thai, gano'n. Mga piyesta din. Hanggang nag 14 years old ako. Tapos, nahintuwa ako nung school ko nun. Tapos nakita ako ng kapit natin ko gumagaling ako sa kamay at saka sabi ng tatay ko na mas maganda siguro pag nasa boxing ka kasi mas malaki ang premyo at saka mas maraming opportunity, ha? Kaya yun nag-umpisa sa boxing. San? Dinala niya ako nung sa boxing gym. Saan lahat ito nangyari? Saan probinsya niya sa Pilipinas? Cebu po. Sa Cebu. So, kailan ka lumipat dito sa Amerika? Noong 2000, November 2006. Mm-hmm. Balita ko, kasabay mo daw sa sila Bernabe dito at pumunta sa LA noon. Ano nangyari doon? Ba't hindi ka nagstay sa wildcard katulad ng mga ibang Filipino fighters? Kasi po yung trainer ko, si kapatid ni Jerry Piñalosa, ang pangalan niya, Carlos Piñalosa. Mm-hmm. Napunta siya sa LA noon. Tapos nagkita kami, sabi niya na pupunta siya ng San Diego dahil magtituro siya sa boxing gym. Mm-hmm. Pangalan ng boxing gym, Alliance. Mm-hmm. Tapos sumama ako sa kanya kaya dito ako ngayon sa San Diego. Nahirapan ka ba mag-adjust na dito sa Amerika kumpara sa Pilipinas? Nahirapan ako po. Pero ngayon medyo okay ka naman na ngayon, naka-adjust ka na o medyo na may miss mo pa rin ng Cebu? Okay naman po ngayon. Anong una medyo homesick. Na homesick ka? Pero okay naman. Kamusta naman ang training mo dyan ngayon? Sino ang mga kasama mo mag-training? Sino ang nagtitrain sa'yo? At saka, anong balita sa karir mo ngayon? Ngayon po, maganda naman ako ng karir ko ngayon. Yung nagtitrain ako sa Lion, may mga kasama din ako doon na nagtitraining din na tinutulungan ako. Mm-hmm. Si Vince Carat. Tinutulungan din ako sa training ko sa gym habang wala pang coach ko kasi umuwi coach ko sa Pilipinas eh. Mm-hmm. Ano naman? Kapag malapit-lapit na yung laban, pumunta lang kami ng wildcard para mag-sparring. Mm-hmm. Ano naman ang mga plano mo in the future? Kasi maganda yung huling laban mo. Ang ganda ng performance mo. Handa ka na ba para sa world title fight? Opo. Handa na ako sa title fight, world championship.
Sino mga tina-target mo? Ngayon po, sa division ko, ngayon pinak, si Humberto Soto, di kaya si Katsidis. Mm-hmm. Ayos na, aabangan natin 'yan. Ano naman ang payo mo sa mga ibang Filipino boxers diyan na naghahangad makamit ang mga success na nakamit mo tulad na rin na nila Pacquiao, gustong maging future boxing superstar? Training ng po sa wag mawala ng pag-asa talaga. Ipagpatuloy lang sa disiplina. Mhm. Kailangan kasi kung walang disiplina, wala rin mangyayari. Sino nga pala mga iniidolo mo at mga inspirasyon mo sa boxing? Marami lang akong tinitignan eh. Hindi talaga yung isa na yun si Manny. Isa na yun dahil siya nag-open ng Filipino talaga. Mm-hmm. Ang Filipino fighters na magkaroon ng confident na kasi noon, pag iniisip mo na yung kalaban mo, tagaibang bansa, iniisip mo na, upset, matalo na ako kasi tagaibang bansa naman yung kalaban. Mm-hmm. Magaling yung tagaibang bansa. Pero ngayon, nangyari dahil doon kay Manny. Tinitingilaan na ang mga Pilipino ngayon, no? Kaya pala ng mga Pilipino, hindi lang, pero kailangan suporta lang din eh. Mm-hmm. Pag may suporta, talaga magagaling mga Pilipinas. Totoo yan. So, i-describe mo nga sa mga fans natin dyan na hindi pa nakikita kung paano ka lumaban, kung paano style mo. Para ka bang si Manny na agresibo o para ka bang si Jerry, since ang trainer mo, si kapatid ni Jerry, na counter-puncher o slick boxer? May half kay Jerry o half kay Manny kasi team style ko, tinitignan ko yung kalaban first na ano mm-hmm. Sinitil ko po eh yung style niya, mm-hmm. yung lakas niya, tapos pag nakuha ko na, tapos tinamaan ko ng solid kaya nag-logi, mm-hmm. doon ako nag-follow up maraming sunto. Kay Manny din. Pina-follow up talaga. Nagbabala ka ba na bumalik sa Cebu para at least yung mga fans mo naman doon makita ka ulit dahil magaling ka talaga eh. Ang daming tao na sumabay-bay sa'yo noon pumunta dito sa America at ngayon undefeated ka pa. So nasa ano ba yan? Nasa plano ba yan? Opo, pinaplano ko po umuwi pero hindi ko po sigurado kung kailan ako uuwi. Kasi gusto ko, pag kumuwi ako, may dala na akong talaga tutong belt talaga. Aha. Kaya kayod muna, no? Kayod muna habang nandito. Big, Na para may pagmamalaki ko talaga pag-uwi ko. Salamat sa oras mo at bago tayo magtapos, meron ka bang mga gusto batiin, pasalamatan, o mga mensahe sa mga fans mo dyan, sa mga sumusuporto sa'yo? Dito po sa San Diego, sa lahat, sa San Diego, sa Cebu, kahit mensahe mo dahil naririnig tayo sa buong Pilipinas. Salamat sa lahat ng suporta nyo, tiwala, tsaka alam ko sa ibang gaya ng mga sa amin sa Cebu rin na nagtumulong magdasal na sa panalo ko nung last fight ko. Kaya sana sumuporta pa rin kayo hanggang sa makuha natin yung big belt na pinapangarap. Tama yan. Sige, salamat Marcito. I appreciate your time. Thank you. And good luck to your career. Thank you rin po. Thank you rin sa the world's ill. Hydroponics. Huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay pangungo.